Kaibigan, bago tong topic natin na, alam nyo ba merong pagkaing bawal sa may arthritis, mga dapat bawasan, at yung mga pagkaing maganda sa may arthritis? Palagi ko hindi nyo pa ito naririnig yan. Ha? Mga good food and bad food. So, mas babawasan natin itong mga bawal o iiwasan. Okay, bawas tayo. Doon muna tayo sa bad foods. Maraming klaseng arthritis. Actually, more than 100 kind of arthritis. Pero ang pinaka-common, ito yung apat common, osteoarthritis, arthritis ng pagkaedad. So, 50 years old, 60 years old, mas lalagutok na yung tuhod natin, mas tumutunog na yung leg natin. Sumasakit paminsan-minsan sa umaga, pero sandali lang, 15-20 minutes gagaling. Yan ang osteoarthritis. Merong rheumatoid arthritis yung namumula. Ito, mga 30-40 years old na babae, namamaga, kamay, minsan siko. Meron ding gout, mataas yung uric acid. Ito yung mataas yung pag napa-blood test, mataas uric acid sa hinlalaki, sa tuhod. Meron ding psoriatic arthritis. Ito yung mga more common. Pero maraming klase. Pero kung ano man yung arthritis nyo, medyo iwas tayo muna dito sa pagkain at inumin na to. Number one, kalaban ng arthritis, sugar. Okay? Bakit sugar? May mga pag-aaral na po. Ito, isang pag-aaral, 217 people. Yung lahat sila may arthritis. Tapos nakita nila yung mga may arthritis na mahilig sa matatamis. Mas malala ang sintomas ng sakit sa katawan, sakit sa kamay, sakit sa tuhod. Nung nagbawas ng sugar, more vegetarian, more gulay ang kinain, mas nabawasan yung sintomas. Okay? Minsan kasi ang sugar nakatago, hindi naman makikita mo asukal eh. Minsan nakatago sa barbecue sauce, sa salad dressing, sa ketchup, o ibang mga sarsa at mga pagkain nakatago. So, merong sugar na kitang-kita mo na. Okay? Ito yung ayaw natin. Diretsong asukal, matamis, pancake syrup, maple syrup, yung sa mga soft drinks, talagang kitang talagang matamis. O iced tea, talagang matamis. Mas maganda yung sugar na mas natural. Tulad ng sugar sa prutas, sa suha, di ba? Suha, pag kinain mo, may sugar siya. Pero at least kinain mo yung buong suha. May fiber sa orange, may fiber ka, may ibang vitamins, may ibang minerals. So, nakahalo yung matamis sa healthy na fiber. Hindi katulad nito, asukal na puro. Yan yung masama eh. Diba? Ganito ang ginawang natural na pagkain. Ito, hindi na po natural itong mga processed foods. Eh. Number two, masama sa arthritis, processed meat and red meat. Actually, lagi ko naman sinasabi, diba? Mataas to sa cholesterol, diba? Hindi maganda sa puso. At may pag-aaral na higher risk of cancer, processed meat and red meat. Napatunayan na yan. Pero pagdating sa arthritis, may pag-aaral din. Pag mahilig daw sa ganitong processed meat, mataas ang level ng mga inflammatory markers. Ano itong inflammatory markers? Sa dugo natin, tumataas itong IL-6, interleukin-6, tumataas C-reactive protein, tsaka homocysteine. Alam yan ng mga doktor, pag narinig itong tatlo, hindi maganda. Sabihin, pamamaga sa katawan, pwedeng lahat ng klase ng autoimmune disease, yan, kasama yan, mga lupus, rheumatoid arthritis, at iba pa. Yan. So, ayaw natin yan. Pag mahilig nito, tumataas ito. Nakita nila, yung mahihilig sa ganitong pagkain, mas malala yung arthritis symptoms. Kaya dapat bawasan. Kumpara sa mahilig lang sa isda at seafoods. So, processed meat, ibig sabihin, hindi mo nakita yung itsura, di ba? Like ito, galing to sa pork, ngayon iba na itsura, di ba? So, naging hotdog, naging bacon siya, salted, at maraming preserved, cured meat, so mas hindi maganda. Dito rin, red meat, ibig sabihin, pag hilaw, red ang kulay, baboy, baka, yan. Konting bawas. Hindi ko naman sinasabi bawal, pero kung puro ganito kakainin, hindi po maganda. Number three, nilagyan ko ng question mark, gluten-containing foods. Medyo uso to ngayon, uso tong topic. Maraming sakit na hinala nila may connection sa pagkain ng gluten. Ito yung mga carbohydrates, nakatago dyan eh. So, nakita nila parang may connection din sa arthritis. Yung mahilig sa gluten-rich foods, mas malala din yung pamamaga at arthritis nila. Ano yung mga nakatago? Minsan sa mga donut, sa mga cookies,
sa mga cupcake, mga matatamis, ano, mga ito ay mga basta sari-sari nakatago sa mga bread and baked goods. Basta na bake, medyo dumadami ang gluten eh. Kaya ngayon, merong mga pagkain na kasulat doon, gluten-free, gluten-free. So pag sinabing gluten-free, yung iba sabi nila parang may allergy dito. Hindi pa napapatunayan, pero wala namang masama. Kung meron kayong sakit na let's say lupus o iba pang rheumatoid arthritis, gusto mo subukan mag gluten-free, subukan natin. Baka makatulong to. Highly processed foods, tulad na sinabi ko, yung mga cereals, baked goods, na maraming preservative, sugar, at fructose, yan. Kalaban natin yan. Nakakataba, nakakos ng diabetes, tumataas ang blood sugar, at lumalala yung mga arthritis kasama. Vegetable oil, ito medyo controversial, depende. Siyempre sa mantika, mas maganda konti. Mantika kasi may omega-3 fats tsaka omega-6 fats. Mas gusto natin yung omega-3. Omega-3 ang mabuti, omega-6 medyo mas masama. Ang mataas sa omega-3, olive oil, kaya lang mahal, di ba? Kaya mas healthy. Mataas sa omega-3, mga isda, bangus, salmon, yung mga fatty fish, mataas sa omega-3. Omega-6, ito mas hindi ganun kaganda. May ibang mga vegetable oil, mataas sa omega-6. So, pwedeng bawasan na lang. Huwag masyadong prito ang luto. Pero nilagyan ko ng question mark. Masyado maalat, okay? French fries, pizza, canned soup, cheese, processed foods, yan, no? Masyado maalat, nakaka-high blood, nakaka-cause din ng more autoimmune disease like inflammatory arthritis. Mas lumalala. May mga pag-aaral. Mas maalat ang kinakain, mas matindi sintomas ng arthritis. Ito pa po, isa pa. Medyo bago rin to. Advanced Glycation End Products, AGEs. Na-form tong mga products na to pag niluto ang sugar with protein and fat. Ito nangyayari. So, nakukuha yan sa laging prito, laging roasted, laging grilled, laging broiled, inihaw. Diba? So, yung mga bacon, hot dog, grilled steak, you know, roasted, fried chicken, hot dog. Pag masyado marami nito, dumadami yung AGE. Nakita nila, not good for arthritis. Kasi kung marami daw nitong AGE, dahil sa mga pagkain to, more oxidative stress, more inflammation, at mas lumalala itong mga arthritis na sintomas. Lalo na yung mga mahirap gamutin na mga arthritis at ibang sakit. Pero pag pinalitan mo ito, mas ito kakainin mo, ano, mas yung mga gulay natin na kakainin mo, plus mga lean meat lang, ano, more fruits and vegetables, nababawasan yung masasamang AGE load. Okay, nakikita nila sa dugo. Sa inumin naman, alak. Ang alak, di ba sabi nila, moderate alcohol, okay naman. Alak, may red wine, meron siyang grapes eh. Yung grapes, may resveratrol. Resveratrol is healthy. Kaya lang, maraming pag-aaral nagpapakita, pag mahilig ka sa alak, eh, hindi maganda sa arthritis. Ayan, no? Malakas uminom ng alak, malala ang osteoarthritis. Malakas uminom ng alak, mataas ang uric acid, nagkakos ng gout. Mga medical studies to. Ito, alcohol intake, pati sa likod eh, spinal damage, oh, spondyloarthritis, mas lumalala. More alcohol, more rheumatoid arthritis sa kababaihan. So, maraming pag-aaral nagpapakita, hindi rin siya maganda sa uric acid, gout, at iba pang arthritis. Matatamis, nasabi ko na kanina, mas mahilig, like, everyday soft drinks, 5 times in a week soft drinks, 3 times more likely magkaroon ng arthritis pag nagkaedad. Tapos itong mga dark colored, ah, di ba? Phosphorus, hindi rin maganda sa buto. Masihina rin ang buto natin, so hindi rin maganda. So, ito na po, pinakita natin, mga iiwasan at mga kakaining pagkain sa may arthritis. Focus natin, Doc Lisa. Pagkaing lumalaban sa pamamaga kasama ang arthritis, itong mga good foods. Yan, di ba? Tomatoes, fruits, nuts, fatty fish, leafy green vegetables, olive oil. Ito yung mga pampadagdag sa pamamaga na masasama. Pinakita ko na. Mga prito, soft drinks, mga
Puro carbohydrates, puro mantika, puro butter, puro processed meat. Tapos meron pa ibang mga pagkain like turmeric, okay naman, may curcumin, ang turmeric, healthy siya. Luya, anti-inflammatory, ang ginger, salabat, cherry, wala tayong cherry pero meron polyphenols. Pineapple, meron bromelain. Actually, parang anti-gout siya. Pwede kayo sa pinya. Okay? Omega-3 fatty acids sa isda at iba pa, fish oil. Apple cider, sabi nila, not sure sa apple cider pero okay lang naman. So ito po yung mga best foods naman for arthritis na explain ko na kanina. Mga kamatis, sibuyas, isda, olive oil, mga strawberry, oatmeal, tuna at iba pa. Sana po nakatulong to para may idea kayo. Mga bad foods na dapat bawasan at mga good foods na dapat damihan sa arthritis at pati rin makaiwas tayo sa ibang mga sari-saring sakit. Salamat po.